Good day mga kaisla! For today's video ay pupunta tayo ng Dumaguete City para kumuha ng passport para pang valid ID. Huh? Tama po ang narinig nyo mga kaisla, pang valid ID lang po talaga ang passport dahil hindi naman tayo sure kung makakapunta tayo ng ibang bansa. Time check, it's 5 a.m. in the morning at ito na nga, naglalakad na tayo papunta sa barko para maghanap tayo ng mauupuan. Pero sa kasamaang palad, walang bakanting upuan dahil sa dami ng pasahero kaya dito na lang kami umupo sa may hagdanan papunta sa CR. May pa-CR na tanan, hindi alam mo ha. Relax, sit. So, muna ni resulta. Sito si kong nag-draw mo sa radyo. Sir, okay na kin sir. Napa may daghang ang liri nga rita. Wala ko yan man. Dugay. Paano naman kasi yung ibang pasahero, pinapaupo din nila ang kanilang mga bag? Paalis na ang barko pumuntang Cebu at salamat sa Panginoon dahil ang linaw ng dagat dahil maganda ang panahon natin ngayon. Kaya hindi malaki ang mga alon. Hindi tayo masyadong kinakabahan. After 2 hours, dumating na nga kami sa port ng Danau City at nagsibabaan na ang mga pasero. Salamat din pala kay Sir Boris dahil pinasakay niya kami sa van na service nila papuntang Cebu City. Kaya medyo nakatipid tayo ng isang sakayan sa pamasahe. Pila may ato ang mayroon nun ron. Wala rin siya, tang. Wala rin ako. Patay! Wala patay. Patay, dako-dako. Dako-dako. Dako-dako, ganda ini karang mabayaran. Nandito na kami sa South Bus Terminal. Nakasakay na kami ng bus papuntang Dumaguete City. At pagdating namin sa Argao, huminto muna kami para mag-CR at bumili ng snacks dahil mag-alas 3 na ng hapon at wala pa kaming tanghalian. So, layo pa ka isla pero layo ah, perting layo ah. Layo na pero right? Ang ba, oy. Oh, so, buhok ko, nandiyan eh. Nandami sa Argao, Argao. Nandiyan Argao, no? Nandami sa Argao. So, 30 pa may nag-sugurong biyahe na nami karoon niya. Usa na oras karoon, apit na alas 3 sa hapon niya. Umi kaabot guys, so. Mga sa karoon sa dahil kayo, puro nagkabugulong. Maya-maya pa at nakarating na kami sa Port of Bato sa Santander. Dito kami sasakay ng barko patungong Dumaguete City. At ang pamasahe from Cebu South Bus Terminal to Dumaguete City ay 300 plus at ang sa barko naman ay 130 pesos per person. Dumaong na nga kami sa Port of Tampe after 30 minutes to 45 minutes sa biyahe mga kaisla at sumakay na kami ulit sa sinasakyan naming bus. After ilang minuto, dumating na kami sa Agan-an at dito naman kami sumakay ng tricycle papunta sa nirentahan naming bahay. Mabait ang mga driver dito sa Dumaguete mga kaisla dahil hindi sila nag-overprice sa mga pamasahe. Kahit alam nila na hindi kayo taga rito. So kaya siguro tinatawag ang lugar na ito na The Place of Gentle People. Sa wakas, nakarating na kami sa Looking Inn kung saan kami nagrenta. Dito lang malapit sa airport ng Dumaguete. Kinabukasan, ay pumunta na kami sa DFA dito sa Robinson's Place, Dumaguete para kumuha ng passport. So we are here at Metro Manila. Robinson's Galleria. Robinson's Galleria, Dumaguete City. At dahil mali ang aming binabaan na entrance, naglakad kami papunta sa kabilang side dahil doon daw ang daanan papunta sa DFA office. Maraming tao kaya mahaba ang pila. Mas maaga kang pupunta, mas maaga ka ding matatapos. Ang pagkuha pala ng passport mga kaisla ay hindi pwedeng didiretso ka lang sa DFA. Kailangan mo ng appointment schedule or mag-register online o yung tinatawag nilang slot. After naman sa DFA, pumunta kami sa plaza nila para mangapunan dito sa Rizal Boulevard. Ang laki ng plaza nila at ang daming mga activities na pwedeng gawin.
at may mga nakakilala sa atin ng mga solid followers ng ICV. At nagpa-picture at niyaya nila kaming sumali sa Zumba nila, kaya ito, i-twerk na natin. Maraming mapagpipilian dito mga pagkain mga kaisla at meron din silang onion rice with soft drinks. After namin kumain, namasyal muna kami saglit sa plaza at nagpicture-picture para naman sulit ang pagpunta natin ng Dumaguete City at meron tayong mga remembrance. At kinabukasan ay umuwi na nga kami pabalik ng Camotes Island. Thank you Dumaguete and see you on our next laag mga kaisla!